Sa totoo lang po, wala akong balak na magbahagi ng kwento sa inyo, Sir Paul. Pero kahapon, may napakinggan akong kwento. At laking gulat ko nang ako ang isa sa tinatukoy ng bida kahapon. Opo, ako si Mang Ben. Kung sakali namang hindi mo pa napapakinggan ang kwento kahapon, mas maiging pakinggan nyo muna iyon bago ito. Ang kwento po na iyon ay baryo ng mga aswang sa Davao. Yun po yung sa may thumbnail, pero yung pinaka-title niya po ay Kasalan sa Baryo ng mga Aswang sa may Davao. Ulitin ko po, ako si Mang Ben. Ako po ang nabanggit ni Georgia o ni George sa kwentong ipinadala niya kahapon. Nagulat nga ako nang napasam ang pangalan ko. Kaya heto, ibabahagi ko ang kwento ko. Kung ano ang nakwento ko sa kanya, kung ano ang tunay na nangyari noong kabataan ko. Sana nga lang maihabol kong maisulat sa inyo para naman may upload kinabukasan. Ako po ay orihinal na nakatira sa Cebu. Bata pa lamang ako ay ulila na ako sa aking ama. Kaya naman ang nanay ko na lamang ang nag-aalaga sa akin. Nakatira kami noon sa isang maliit na barangay kung saan merong malawak na palayan. Yung tipong pagpasok mo pa lamang ng barangay na iyon, eh makikita mo na agad yung malawak na bukid ng mga palay. Maayos naman yung pamumuhay namin ng nanay ko. Tumutulong ako sa pagsasaka upang makatulong sa aking ina na nagtatrabaho naman bilang katulong sa isang mayaman na pamilya doon po sa aming lugar. Sa pinagsama naming mga sahod, eh naging masagana po ang buhay namin ni Mama. Kaso, dumating po ang isang dagok sa aming dalawa. 20 taong gulang ako noong nalaman ko na may sakit pala sa puso ang aking ina. Nilihim niya ito sa akin dahil ayaw niya raw akong mag-alala. Kaso, wala na rin naman siyang pagpipilian kundi sabihin sa akin dahil nanghihina na siya at halata na rin ang epekto ng sakit sa kanya. Dahil doon, nagkanda doble-doble ang gastos namin sa bahay. Mula sa mga gamot ni Mama hanggang sa pagkain namin sa pang-araw-araw. Wala pa roon ang gastos namin sa bahay at yung pambayad namin sa mga utang. Hindi na nga rin nakapagtrabaho yung mama ko dahil nga po sa kanyang sakit. Sobrang kulang ng sahod ko sa pagsasaka. Kumakasya lang ito sa pangkain naming dalawa. Lugmok na lugmok ako sa utang noon sa mga kapitbahay namin. Nagkaroon din kami ng utang noon sa paggamutan ni Mama. Nawala na rin ako ng pag-asa noon na kumayod pa. Lalo't wala na rin naman kaming malalapitan noon kasi malayo kami sa mga kamag-anak namin. May mga pagkakataon noon na iniisip ko noon na sumuko na lamang si Mama sa Panginoon kasi hindi ko na talaga kayang gumastos para sa pambili niya ng gamot. Alam kong mali na isipin niya iyon pero sobrang naging mahirap talaga yung buhay namin noon, lalo na at wala namang tumutulong sa akin. Wala na talaga akong ibang maisip pa na paraan. Hanggang isang araw, pagkarating ko sa aming bahay, bigla akong sinalubong ni Mama. Sinabi niya sa akin na pinapatawag daw ako ng dati niyang amo. Gusto ro kasi akong kuning magsasaka sa kanilang bagong bili na palayan. Hindi naman ako nagpaligoy-ligoy pa noon. At pinuntahan ko nga ito. May kaliyuan yun sa amin. Pero wala namang problema. Pagkarating ko doon sa lugar, hindi pa ako nakapasok. Hanggang gate lang kami. Nung araw nga na iyon, eh sobrang tuwa ko kasi isa ako sa natanggap bilang magsasaka ng pamilya. Malaki ang sweldo namin noon. Sakto na para sa pambili ng gamot ni Mama at sa pagkain namin. Bukod pa roon, kapag magtatrabaho kami sa palayan, ay libre pa ang pang-umagahan at tanghalian. At hindi nga nagtagal, nagsimula na ako magtrabaho para sa pamilyang yon. Sa katunayan, hindi ko sila nakikita. Tanging mga katulong lamang nila ang nakakausap namin. Hindi ko rin naman maiwasang mapaisip kung ano nga ba talaga ang itsura ng pamilyang yon. Sino nga ba sila? Tuwing umaga kasi, eh lagi na lamang silang nasa loob ng kanilang bahay. Nakikita ko man silang lumalabas
ay kapag aalis lamang sila. Pero hindi ko pa rin nasisilip ang kanilang mga mukha. Kapag tinatanong ko naman si Mama tungkol sa kanila, ay sinasabi niya naman sa akin na miski siya, ay hindi pa rin daw nakikita ang mukha ng pamilyang yon dahil lagi nga raw itong nakatago sa kanilang mga silid. Sa mga lumipas na buwan, ay unti-unti kaming nakabangon ni Mama. Pero kahit na ganoon, hindi pa rin po gumagaling si Mama. Habang tumatagal nga ang panahon, ay palala ng palala ang sakit ni Mama. Kailangan niya na nga noon na manatili sa paggamutan para mabantayan po ng mga nurse. At kaakibat noon, ay panibagong gastos na naman. Sabi nila, kinakailangan daw operahan ng nanay ko noon sa puso. Tapos, kailangan din daw ilipat si Mama ng ospital, doon daw sa may syudad. Doon kasi sa barangay namin na iyon, tangi maliit lamang na klinika ang nagsisilbing paggamutan. Mga minor injuries lang naman yung inooperahan doon, hindi yung mga kagaya ng sa puso. Subalit, malaki ang halagang hinihingi nila. Wala kami nagawa ni Mama noon, kundi ang pagtiyagaan yung mga gamot na nireseta sa kanya. Isang araw, katatapos ko lamang nun magtanghalian, nang ipatawag ako ng katulong ng amo ko. Sinimulan na akong kabahan. Yun kasi ang unang pagkakataon na pinatawag ako. At tuon sa trabaho namin, kapag pinapatawag ng amo, ay lumalabas na lamang ng mansyon na luhaan dahil natanggal daw. Hindi ko tuloy maiwasang kabahan at hindi ko rin maintindihan kung ano nga ba ang nagawa ko. Pagpasok ko sa mansyon, ay nagulat ako sa sobrang laki nito. Sobrang lawak ng paligid, pero wala man lang kagamit-gamit. May malaking hagdan na kulay itim ang carpet. Wala rin kahit anong liwanag sa loob dahil natatakpan ng mga kurtina. Nanlalamig ang aking katawan sa hindi ko malamang dahilan. Habang pinagmamasdan ko ang paligid, nagulat na lamang ako nang makaramdam ng isang malamig na balat sa aking braso. Paglingon ko, ay nanlaki ang aking mga mata sa isang magandang dalagang bumungad sa akin. Maputi siya. Mahaba ang buhok. Maputla ang labi. Matangos ang ilong. Natulala ako saglit. Hindi ko rin maipaliwanag ang nararamdaman ko. Ako nga pala si Aika. Ako ang nagpatawag sa iyo rito. Anong pangalan mo? Nawala ang kaba sa aking dibdib nang marinig ko ang sinabi niya. Tumikhim ako sa kapinakilala ang aking sarili. Nagkatitigan kaming dalawa at sa oras na iyon ay alam kong minahal ko na ang dalaga na nasa harapan ko. Ika nga nila, love at first sight. Bakit niyo po ako pinatawag? May problema po ba? Ako kasi ang naiwan dito sa bahay dahil umalis si ina at ama. Nabalitaan ko sa mga katulong na may sakit daw ang iyong ina. Siya ang dating katulong dito, tama ba? Opo, may sakit po siya sa puso eh. Kung ganoon, gusto ko sanang magpaabot ng tulong sa kanya. Tanggapin mo ito para sa nanay mo. Dahil hindi na rin naman siya iba sa amin. Dahil siya ay nagsilbi ng matiwasay sa aming pamilya. Nanlaki ang aking mata sa itim na sobre na binigay niya. Kinuha ko ito at libu-libong pera ang aking nakita. Agad akong umiling saka binalik sa kanya ang sobre. Nako, hindi ko po matatanggap yan. Bakit naman? Alam mo, nakikita naman kita kung papaano kang nagtatrabaho. Isipin mo na lang na regalo ko yan sa iyo. Nako, nakakahiya po eh. Huwag kang mahiya. Sa katunayan, gusto nga sana kitang ayain na ano po, na lumabas? Gusto mo kong ayain lumabas? Sige po. Natameme si Aika sa sinabi ko. Nahiyaan naman ako kaagad. Ako kasi yung tipong lalaking derechahan po talaga. Gusto ko siya. At hindi uso sa akin ang salitang katorpihan kahit na medyo nahihiya ako pagkatapos kong sabihin yon. Nahalata ko ang pamumula ng kanyang pisngi. Oo. Gusto kitang ayain lumabas. Gusto kitang maging kaibigan. Ayos lang ba sa'yo yun? Oo naman, gusto ko yun.
Magmula ng araw na iyon, yung binigay niya sa akin, eh ginamit ko naman pampagamot para kay mama. Nailipat ko nga siya sa may syudad, pero kailangan niyang manatili roon hanggang sa makahanap ng magdodonor daw ng puso kay mama. Kung wala si Aika, ay sobrang lugmok ako, kaya lagi siyang nasa tabi ko. Kapag nagtatrabaho naman ako, nakatingin lang siya sa akin. Tinutukso na nga ako ng mga katrabaho ko noon, pero binabaliwala ko na lamang sila. Hindi nga po nagtagal, nagkamabutihan kami ni Aika. Niligawan ko po siya noon at inabot ng ilang buwan bago ko siya napasagot. Noong mga oras po na iyon, e wala pa ang kanyang pamilya. Wala rin silang alam na may kasintahan na ang kanilang bunso. Opo, bunsong anak si Aika at mahihain daw talaga siya, kaya palagi lamang nasa loob ng kanilang bahay, hindi nakikihalubilo sa mga tao. Tatlo daw silang magkakapatid at yung dalawang nakakatanda ay nakatira na sa lolo nila. Ako nga lang daw ang kauna-unahang magsasaka ng pamilya na naging kaibigan ni Aika. Isang araw po noon, sinundo ako ni Aika sa may palayan. Nagulat pa ako nang makita siya. Agad ko siyang nilapitan. Niyakap niya ako. Hindi alintana sa kanya ang putik sa aking katawan, pati yung mga taong nanonood sa amin. Anong ginagawa mo rito? Akala ko ba eh, hindi ka makakabisita sa akin dahil dumating na yung mga magulang mo. Yun nga yung dahilan kung bakit ako nandito, Ben. Gusto kitang ipakilala sa mga magulang ko. Seryoso ka ba? Oo, huwag kang mag-alala. Mababait sila. Hindi ba muna ako magbibihis? Ayos na yan. Halika na. Hindi na ako nakatagal pa ng hilahin ako ni Aika. Dumiretso kami sa napakalaki nilang bahay. Sa may pinto pa lang ng bahay, eh nakita ko ng isang lalaki at isang babae. Inaamin ko, maganda at gwapo sila. Kinakabahan na ako ng sobra noon kasi unang pagkakataon ko iyon na ipapakilala ko sa magulang. Paglapit namin ni Aika sa mga magulang niya, ay agad ako nagmano sa dalawa. Tiningnan lang nila ako noon, saka sila pumasok sa loob. Hindi ba nila ako nagustuhan? Dapat siguro magbihis muna ako. Ano ka ba? Ganyan lang talaga sila mama at papa. Tara na. Papasok ako sa loob? Oo. Hinila ulit ako ni Aika papasok ng bahay. Diretso kami sa kusina. Nakita ko pa roon ang isang lalaki at isa pang babae na panigurado, kapatid ni Aika. Napalunok ako. Yung paraan kasi ng titig nila, ipara ba akong kakainin ng buhay? Magandang araw po. Ako po si Hilala na kita. Ako nga pala si Fiona, ang ina ni Aika. Nabalitaan ko na ikaw daw ang kasintahan niya. Tama ba ako? Opo, hindi ikaw ang tinatanong ko, anak. Si Ben. Opo, kasintahan po ako ni Aika. Mahal na mahal ko po siya. Matatanggap mo pa rin ba siya kapag nalaman mo ang sikreto namin? Ano pong ibig niyong sabihin? Mama, wag po muna ngayon. Anak, kailangan niyang malaman ng totoo. Hindi kami tutol sa relasyon niyo, pero ayokong umabot sa puntong masasaktan ka kapag hindi ka niya tanggap. Aika, may hindi ka ba sinasabi sa akin? Ben, ayoko kasing matakot ka sa amin. Mga aswang kami. Aswang ang anak ko. Aswang ang buong pamilya namin. Napakurap ako sa sinabi ng ina ni Aika. Sinubo niya ang kinakain niyang pagkain. Saka tinignan ako. Tanggap mo pa ba ang anak ko kahit aswang kami? Pero hindi kami yung aswang na kumakain ng tao, ha? Hayop lang. Ben, bunsong anak namin si Aika. Inaalagaan namin siya. At masaya kami dahil nagkaroon siya ng kasintahan na tulad mo. Pero kung hindi mo tanggap si Aika, tatanggap ko po siya. Tanggap ko po siya. Tinignan ko si Aika. Napangiti ako. Kahit anong uri man siya, tanggap ko po siya. Tao man o aswang. Minahal ko siya bilang siya.
at tatanggapin ko siya, kung ano man siya. Nang marinig nila ang sinabi ko, nagkatinginan ang mga magulang ni Aika. Nung araw po na iyon, inaramdaman ko talaga ang sarili ko na tanggap ako ng pamilya nila. Inaamin ko naman po na nagulat ako sa sinabi nila. Pero hindi ko na yun inisip pa dahil ang importante sa akin noon ay ang pagmamahala namin ni Aika. Magmula nung araw na iyon, labas-masok na ako sa bahay nila. Mas lalo kong nakilala ang pamilya ni Aika. Masasabi ko po talaga na sobrang yaman nila. Hindi sila masyadong nakikihalubilo sa mga tao dahil na rin sa inaalagaan nilang sikreto. Sadyang gusto lang daw nilang mamuhay ng normal. Sa relasyon namin ni Aika, hindi naman kami nag-aaway ng lubos. Tampuhan oo. Normal naman yun eh. Palagi naming iniintindi ang bawat isa. Samantala po, tinutulungan nila ako sa gastusin ko kay Mama. Dahil bukod nga sa nobyo ako ni Aika, malapit din sila sa Mama ko. Tinatanggihan ko ang tulong nila pero pinipilit talaga nila. Kaya wala akong magawa. Hanggang sa isang araw, nagka-problema ako ng malala. Kailangan ko na kasing makahanap ng heart donor para kay nanay. Lumalaki na rin yung bayari namin sa ospital at hindi na rin nagiging maganda ang lagay po ng Mama. Nahiya na rin ako lumapit kay Aika noon. Kaya hindi ko sinasabi sa kanya ang patungkol sa problema ko. Dahil panigurado, ang pamilya ulit nila ang magbabayad ng bill namin. Hiyang-hiyaan ako sa kanila. Isang araw po, binala kong bisitahin si Mama kasama si Aika. Yun na rin yung oras na pinakilala ko si Aika sa aking ina. Pagdating namin sa harapan ng silid ni Mama, ay nangunot yung uno ko dahil sa ingay sa loob. Nakarinig ako ng sari-saring boses. Kaya agad akong pumasok. Natigilan yung mga tao sa loob. Nakita ko ang mga kamag-anak ko, ang tito ko, ang tita ko, ang mga anak nila na kaedad ko. Ano pong ginagawa niyo rito? Magandang umaga sa iyo, Ben. Binibisita lang namin ang Mama mo. Bakit? Bawal ba kaming bumisita sa kapatid ko, Ben? Napakurap ako. Pagtingin ko kay Mama, nakangiti po siya sa akin. Ayos naman po, wala pong problema. Sino yung kasama mo? Ang gandang bata ah. Mukhang mayaman. Shota mo? Swerte mo, Ben. Hinawakan ko sa kamay si Aika. Napansin kong nahihiya siya dahil mahigpit ang pagkakahawak niya sa kamay ko. Naglakad kami palapit kay Mama. Nagtataka itong nakatingin sa akin. Mama, si Aika po. Siya po yung anak ng dati niyong amo. Kasintahan ko po. Magandang araw po. Baka po hindi niyo ako nakikilala. Pero kayo, kilala ko po. Hindi naman makapaniwala si Mama. Ma, siya rin po yung tumutulong sa atin sa mga gastusin natin dito. Ben, hindi na kailangan sabihin yun. Ano ka ba? Ayos lang yan. Ma, okay ka lang ba? Hindi ako makapaniwala anak. Masaya ako para sa'yo. Napakaganda mo iha. Nako, salamat po. At mayaman din. Ang swerte mo, Ben. Iha, baka naman, pautang. Tita. Ben naman, binibiro lang namin. Kami ba, Ben, hindi mo ipapakilala? Aika, siya nga pala. Kami ang kamag-anak ni Ben. Kinagagala kong makilala ka. Baka gusto mong magpalit ng kasintahan. Nandito yung anak namin. Hindi po. Ayos na po ako kay Ben. Uy, iha. Nagbibiro lang kami ha. Pero kung gusto mo naman. Tita naman. Huwag naman kayong ganyan. Tsaka, tignan nyo naman yung anak nyo kumpara sa akin. Dugyot. Nagkatinginan kaming dalawa ni tita. Masama ang tingin nito sa akin. Naramdaman ko ang paghawak ni Aika sa braso ko. Ngunit, hindi ako nagpatinag. Alam ko naman kasi ang balak ng tita ko noon. Gusto nilang makuha si Aika dahil mayaman siya. Hindi ko nga alam kung bakit gumasita ang mga yon sa nanay ko. Ate, mabuti pa umalis muna kayo.
iwan niyo muna kami ditong mag-ina. Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Walang modo itong anak mo ano. Mayabang na. Wala namang ipagmamayabang. Aba, meron ako ipagmamayabang ano. Itong malaanghel kong kasintahan. Kaysa naman sa anak niyong dugyutin. Aba, sira ulo ka. Ano, sasaktan mo ako? Huwag ka nga makisali rito. Sampid ka lang sa pamilya namin. Bigla akong sinampal ng tita. Huwag mong pagsalitaan ng ganyan ng tito mo. Huwag nyo rin basusin ang relasyon namin ni Aika. Mga mukhang pera. Ate, umalis na kayo. Sinamaan pa ako ng tingin ni tita bago sila lumabas ng kwarto ni mama. Paglabas nila, inis kong nilingon si mama. Ma, ano ba yung kailangan ng mga yon? Anak, nandito lang naman sila para tumulong sa akin. Sila na raw yung magbabayad ng bayarin natin sa ospital at maghahanap din ng donor ko. Walang kapalit. Hindi sumagot si mama. Napahilamos ako sa mukha nang umiwas ito ng tingin. Sagutin mo ako, ma. May kapalit ba o wala? Anak, doon muna sila titira sa bahay natin tapos kapag gumaling na ako, sasama ka na sa kanila sa Maynila. Magiging katulong ka nila. Pero sinabi ko naman na ako na lang. Kaso hindi sila pumayag. Natameme ako sa sinabi ni mama. Naramdaman ko ang paghaplos ni Aika sa aking braso na parabang pinapakalma ko. Hindi ba sinabi ko sa'yo na gagawa ko ng paraan? Hindi mo na dapat hiningi ang tulong ng mga taong yon. Pasensya ka na anak. Ayoko rin naman na nahihirapan ka. Intindihin mo naman ako. Ay, sige ma, hahayaan kita sa gusto mong mangyari pero sana naman ay hindi magbigay ng sakit ng ulo ang pamilyang yon. Tumango na lang si nanay sa akin. 5 oras din ang tinagal namin sa ospital. Hinatid ko muna si Aika nun sa bahay nila. Saka ako naglakad papunta sa bahay namin. Sa labas pa lang ng bahay, nagtaka na ako sa mga gamit na nasa labas. Taranta akong pumasok ng bahay. Natagpuan ko sila tito at tita na nagbibilang ng pera. Wala na rin ang kahit na anong kagamit-gamit sa bahay namin. Sandali, ano nangyari rito? Nasaan yung lamesa? Yung cabinet namin? Binenta na namin. Ano? Kailangan namin ng pera pambayad sa ospital ng nanay mo. Saka alam naman ito ng nanay mo eh. Akala ko ba tutulungan niyo siya ng libre? Tutulong kami pero may kapalit. Itong bahay niyo na ito, sa amin na ito. Saka ikaw, akala mo ba nakakalimutan ko na yung ginawa mo sa akin sa ospital? Ang kapal ng mukha mong ipahiya ako. Kung ako sa'yo, gagamitin ko ang kokote ko at hihingan ko ng pera yung mayaman mong syota. Para naman magkaroon din ng silbi yun. Naiyokom ko ang aking kamao. Noong mang oras na iyon, pinili ko na lang maging kalma kaysa patulan sila. Umalis na kayo dito. Dapat ikaw ang umalis. Wala kang tutulugan dito. Nasa kwarto mo na yung anak namin. Ang kapal naman talaga ng pagmumukha nyo, no? Umalis na kayo dito. Kinuha ko yung mga bag nila sa sahig. Saka tinapon ko isa-isa. Ngunit nagulat ako nang bumukas yung isang bag at nakita ko yung mga gamit ko. Ikaw ang lumayas dito. Pumunta ka roon sa mayaman mong syota. Kung gusto mo, bigyan mo na lang kami ng pera para naman makabalik ka dito sa bahay na to. Mga mukhang pera kayo! Gusto niyo pang gamitin sa Aika? Hayop! Ben, may sakit na nga ang mama mo. Pagiging bobo pa rin yung pinapairal mo. Hindi na uso ang puso ang pinapagana. Utak, Ben! Utak! Kung ako sa'yo, gagamitin ko ang pera ng syota ko para sa pampagamot ng nanay ko. O kaya naman, humingi ka na lang sa syota mo ng pera. Tapos balatuhan mo na lang din kami, ah. Umalis ka na nga dito, Ben. O kung ayaw mo, di dyan ka na lang sa labas matulog. Pagkatapos niyang sabihin yun, agad niyang sinara ang pinto. Lalong umigting ang galit ko noon. Noon pa man kasi, hindi na talaga mabuti ang ugnayan namin na mga yon. Dati pa man kasi, pinalayas na nila kami. Tapos ngayon, sa sariling bahay na pinundar namin ni Mama,
papalayasin na naman nila ako. Inis na inis ako kay Mama dahil sa ginawa niyang desisyon. Pero, ikinalma ko na lang po ang sarili ko noon. Nagpunta ako sa bahay nila Aika. Malugod naman nila akong tinanggap. At magmula noong dumating sila tita, ay lalong naging mahirap ang buhay ko. Sa tuwing magkakasama kami sa ospital, ay sobrang bait nila sa akin sa harap ni Mama. Hindi rin lingid sa kaalaman ko na kapag kasama ko si Aika, ay pasimple nila itong pinipirahan katulad na lamang ng pagpapalibre rito o kaya naman pangihingi ng pera. Si Aika naman ay hindi ko mapigilan dahil binibigyan niya rin ng kusa ang kamag-anak ko. Inis na inis ako noon. Kapag naman bumibisita ako sa sarili kong bahay, pinapalayas nila ako. Naiirita ako sa kanila kasi pinapatuloy lamang ako kapag kasama ko si Aika. Hindi ko nga maiwasang magselos kapag magkasama si Aika pati yung pinsan ko. Alam ko namang gumagawa lang ng paraan si tita na ipangalanda ka ng dugyuti niyang anak kay Aika. Hindi ko malaman kung saan ako lulugar noon, kung ano ang gagawin ko, kung papaano ako makakatakas sa sitwasyon, sa pamilya ng nobya ko, sa nobya ko, sa mga pesting kamag-anak ko, at syempre, sa nanay ko. Isang gabi, kagagaling lang namin ni Aika mula sa paglilibot ng barangay. Pag-uwi namin sa bahay ni Aika at pagpasok mismo sa loob ng bahay niya, ay nagulat na lamang ako nang dambahin ako ng suntok ng tatay ni Aika na si Sir Marico. Nanlaki ang aking mga mata sa gulat. Nanlilisik ang kanyang mga mata na nakatingin sa akin. Nagulat si Aika sa ginawa ni Sir Marico at takmang lalapitan sana ako nang ilayo siya sa akin ng dalawa niyang kapatid. Sandali po, bakit po? Napatingin ako kay Mang Fiona, ang nanay ni Aika. Lalo pa, nang makita ang tatlong tao na kasama nito, nanlaki ang aking mga mata. Yun ay ang tito, tita, at pinsan ko. Nakasuot sila ng itim na damit, nakamaskara, pero kahit na ganoon, ikilalang kilala ko pa rin sila. Inalis ni Ma'am Fiona ang maskara. Kilala mo ba sila? Opo, sila yung ang kapal na mukha mong gawin sa amin ito, Ben. Pinagkatiwalaan ka namin. Hinayaan kitang makipagrelasyon sa aking anak. Tapos, nanakawan mo lang kami. Ha? Nanakawan? Hindi po yung totoo. Aminin mo na, Ben. Inutusan niya kami para nakawin ang mga ari-arian niyo at ibenta para panggamot sa nanay niya. Hindi totoo yan. Sinungaling kayo. Ngayon, nagsisinungaling ka na, Ben. Kaya mo nga nilayo panandalian si Aika ngayong araw para makapagnako kami. Tapos ngayon tatalikuran mo kami. Ikaw ang nagplano nito, ah. Siya po ang nagplano nito. Wala kaming kasalanan. Hindi namin ito ginusto. Hindi po totoo yun. Nagsisinungaling sila. Lumuhod ako sa harapan nila, pero lumayo sila sa akin. Napatingin ako kay Aika. Nakita kong gusto niya akong lapitan, pero mahigpit ang hawak ng mga kapatid niya sa kanya. Magmula ngayon, pinagbabawalan ko na kayo magkita. Hindi ko tatanggapin ang isang magnanakaw sa pamilya natin. Mama, wag! Hindi po totoo yun! Wag mo nang ipagtanggol ang lalaking ito. Mga anak, itaas nyo na ang kapatid nyo. Maniwala naman po kayo sa akin, ho. Hindi po totoo ang binibintang nila. Aika, sandali! Akmang tatakbuhin ko sana si Aika nang mapigilan ako ni Sir Marco. Napangiwi ako sa lakas ng pagkakatulak niya. Aswang nga pala siya. Tinulak din ni Mang Fiyo na papalapit sa akin yung mga kamag-anak ko. Umalis kayo dito. Baka nakakalimutan mo ang kaya naming gawin, Ben. Pero, nagsasabi po ako ng totoo. Hindi po ako magnanakaw. Ben, tara na. Tumakas na tayo. Huwag mo nang ibahin pa ang kwento. Hinawakan ni tita ang braso ko. Ngunit tinabi ko ito. Lumapit ako sa harapan ni Mang Fiona. Saka lumuhod. Maniwala naman po kayo sa akin, oh. Wala po akong kasalanan. Salip na sagutin ako. Tinalikuran lang nila ako. Nagulat na lamang ako
nang hawakan ni tita at tito ang aking braso. Hinila nila ako palabas ng mansyon. Pilit ako nagpupumiglas ngunit mahigpit ang hawak nila. Binitawan lang nila ako nang makalayo na kami. Hindi ko na nga napigilan ang sarili ko. Sinuntok ko si tito. Mga hayop kayo! Hindi ko akalain na magagawa niyo akong siraan sa pamilya ng kabiya ko. Masaya na ba kayo ngayon, ha? Oo naman, Ben. Hindi man kami nakanakaw ng marami. Pero nanakaw naman namin ng mga gintong kwintas at porselas nila. Mayaman na tayo! Akin na yan! Aagawin ko nga sana ito pero nakailag si tito. Wag! Sayang ang pera! Alam mo, Ben, pumunta ka na lang sa ospital at makitulog doon sa mama mo. Kami kasi, magpapakasaya sa bago naming yaman. Nagtatawanan silang iniwan ako. Galit na galit ako sa kanila. Wala naman ako magawa, kundi ang panoorin lang sila. Napaluhod ako. Iyak ako ng iyak noon, sa isang iglap, na wala ang relasyon namin ni Aika. Bumalik ako sa bahay nila, Aika. Hindi ako sumuko agad noon. Kailangan kong malinis ang pangalan ko. Pagpasok ko nga sa gate, hindi ko namalay ng isang taong nakabanggaan ko. Pero, si Aika pala ito. Aika, anong ginagawa mo dito? Mahal, pupuntahan dapat kita eh. Galit na galit sa'yo sila, mama. Gusto nila akong papuntahin sa tirahan nila, lolo, para ilayo ko sa'yo. Kaya naman tumakas na ako. Umalis na tayo, mahal, habang maaga pa. Magpapaliwanag ako, mahal. Lilinisin ko ang pangalan ko kaya hindi ka nila pakikinggan. Tara na, umalis na tayo. Aika! Napapitlag ako nang marinig ang malakas na sigaw ni Sir Marco. Paglingon ko kay Aika, mabilis niya akong hinawakan ng kamay, saka kami tumakbo. Sobrang bilis ng bawat galaw niya. Aika, papaano si Mama? Ben, papaano tayo? Tumakas na tayo. Babalikan na lang natin si Tita. Sa ngayon, kailangan muna nating tumakas dahil kung hindi, hindi na tayo muli magkikita pa. Dapat makaliyo tayo sa kanila, kundi malalago tayo. Paglingon ko sa aking likuran, nakita ko si Sir Marco. Galit na galit siyang nakatingin sa amin. Napalunok ako. Hinawakan ko ang kami ni Aika saka tumakbo kami papaalis sa lugar na iyon. Mabuti na lamang, kahit po mga aswang sila, hindi sila gaanong kabilis. Nakagawa kami ng sapat na distansya makalayo. Swerte, agad kami nakasalubong ng isang bus at sumakay kami doon para makaalis sa probinsyang iyon. Nagpalaboy-laboy kami noon. Nagpalipat-lipat kami ng bus, sumakay ng barko hanggang sa makarating po ng Davao. Mabuti't may sapat naman na pera si Aika at yun ang ginamit namin upang makapagsimula muli. Alam ko po na sobra kong makasarili, lalo pa noong iniwan ko yung nanay ko na may sakit. Pero inisip ko na lamang na paniguradong aalagaan yun ang mga kamag-anak ko kahit sobrang sama nila. Yun na lang ang pinanghahawakan ko noon. Sa paninirahan namin sa may Davao, ay naging tahimik po ang buhay namin. At ilang buwan po ang lumipas, nabuntis ko po si Aika. Nagkaroon ako ng trabaho bilang construction worker na siyang nagiging panggastos namin. At kahit saktong-sakto lang po ang buhay namin noon, eh masaya kami dahil kasama namin ang isa't isa. Isang hapon, kauuwi ko lang po galing trabaho. Pagpasok ko sa bahay, nagulat ako sa bisita na nasa bahay. Walang iba, kundi ang tita ko. Paano? Wala na ang mama mo, Ben. Natahimik ako sa sinabi niya. Walang preno ang bibig niya. Napayukom ako sa kanya, iyukom ko ang aking kamao. Ako ang tumatanggap ng mga sulat na pinapadala mo sa mama mo, Ben. Noong gabi na umalis kayo ni Aika, ay ang gabing namatay ang iyong ina. Lubos namin pinagsisisihan ang ginawa namin, Ben. Dahil namatay din ang anak ko sa sakit sa dugo. Ilang buwan na ang nakakaraan. Mukhang kinarma kami. Pinuntahan kita rito para humingi ng tawad.
Baka isa na naman to sa mga laro mo. Hindi. Totoo akong humihingi ng tawad sa'yo, Ben. Sa yung dalawa ni Aika. Tinignan ko nang mariin si tita sa mata. Lumambot ang puso ko at niyakap na nga siya. Iyak ko ng iyak dahil sa balita niya. Pagtingin ko kay Aika, nakangiti siya pero ramdam ko na may gusto siyang sabihin sa akin. Pagkatapos nun, inagpaalam din naman kaagad si tita na aalis na rin naman daw siya. Bumisita lang daw sila sa Davao dahil naroon daw ang kapatid ni tito. Napag-alaman ko nga rin na hinahanap na raw kami ng mga magulang ni Aika. Hindi na nga raw sila galit sa amin. Pinapabalik na nga raw kami. Si tito nga raw, naging magsasaka na ng pamilya ni Aika. Naatuwa naman ako sa balitang yun, kaya agad-agad, nag-impake kaming dalawa. Babalik na kami ng Cebu. Mahal, may problema ka ba? Sigurado ka bang babalik tayo ng Cebu? Tahimik na ang buhay natin dito, Ben. Ayaw mo bang makita ang pamilya mo? Gusto naman, pero masama ang kutob ko eh. Naririnig ko ang tita mo na may kausap bago ka pa dumating. Masama ang kutob ko, Ben. Sigurado ka ba sa nararamdaman mo? Oo eh. Kaya pakiusap, huwag na tayong umalis. Naapabuntong hininga ako saka niyakap ko siya. Sige, hindi na tayo aalis. Napangiti si Aika sa sinabi ko. Noong gabing yun, sa halip na ipagpatuloy ang pag-iimpake ko, eh natulog na lamang kami. Bandang alas tres na madaling araw, nagising ako sa malakas na sigaw. Napabangon ako. Pagtingin ko sa aking gilid, wala na si Aika kaya nataranta talaga ako. Lumabas ako ng kwarto. Nagulat na lamang ako nang makita si Aika na hila-hila ng kanyang nanay at ng kanyang tatay. Agad akong lumuhod sa kanilang harapan. Huwag niyo pong kunin sa akin si Aika. Masaya na po kami. Pakiusap po. Napangiwi ako sa malakas na sipas sa akin ni Sir Marco. Ang kapal ng mukha mo na kunin ang anak ko sa amin. Sinabi sa akin ng tiyahin mo na kinuha mo ang aking anak at binuntis mo pa. Mabuti na nga lang at nahanap ka niya kaagad. Pera lang pala ang kapalit para mabilis kang mahanap. Hindi ako makapaniwala. Mama, Papa, pakawalan niyo ako. Masaya na ako kay Ben. Magkakapamilya na kami. Hindi. Sasama ka sa amin, Aika. Hindi kayo karapat dapat ni Ben. Hinawakan ko ang kabilang kamay ni Aika. Ngunit masyadong malakas si Sir Marco. Tinulak niya ako saka pinaulan na ng suntok. Wala akong kalaban-laban. Nakita ko na lamang si Aika na sumisikaw habang hinihila paalis ni Ma'am Fiona. At hindi po nagtagal, nawala na lamang ako ng malay. Nagising na lamang po ako noon. Magulo na po ang bahay namin. Wala na doon si Aika. Napaiyak na lamang ako. Dahil tuluyan na ngang nawala ang mahal ko. At sa pangalawang pagkakataon, ay kasalanan na naman yun ng demonyo kong tiyahin. 20 taon nang lumipas, hindi ko na po nahanap si Aika. Bumalik ako ng Cebu. Sinubukan ko siyang hanapin ngunit wala na po sila sa bahay nila. Nabenta na rin yun sa iba pa. Yung tita at tito ko naman, hindi ko na rin mahagilap. Namatay nga ang mama ko. Pero hindi yung gabing umalis kami. Dahil hindi na siya binalikan ng kapatid niya. Sinumpa ko talaga ang mga kamag-anak ko na hindi ko sila mapapatawad. At dahil hindi ko na nga nahanap si Aika at wala na rin naman ang mama ko, bumalik ako sa may Davao. Doon kasi may buhay ako kahit papaano. Marami ako naging trabaho doon. At ang pinakamatagal ay ang pagiging tricycle driver ko. Hanggang isang araw po noon, habang nagroronda ako noon sa kalsada, may pumara po na babae sa may tricycle ko. Nakasuot ito ng balabal pero nakikita ko naman ang mukha niya. Ewan ko pero
Nakaramdam ako ng lukso ng dugo sa kanya. Natulala nga rin ako dahil kamukhang kamukha niya si Aika. Hindi ko nga namalayan. Umiiyak na pala ako. Bakit po? Wala. Naalala ko lang sa iyo ang iniibig ko noon. Tsaka yung anak ko. Napanigurado kung kasama ko siya, ganyan din siya kaganda mo. Ganun po ba? Pero nasaan po ba yung anak mo? Hindi ako sumagot. Napabuntong hininga na lamang ako. Pasensya na po sa pagtatanong ha. Hindi na ako sumagot sa kanya. Itinuro niya po ang daan. Siya lamang ang pasahero ko noong oras na iyon. Nagpunta kami sa itaas ng bundok. Sa medyo magubat na parte. At makalipas po ang matagal-tagal na biyahe, pinihinto niya ako sa isang waiting shed. Bumaba siya sa may tricycle. Tapos ay nagbayad sa akin ng malaking halaga. Nang papasok na siya ng gubat, tinawag ko siya. Iya. Bakit po? Dito ka ba nakatira? Opo. Mawalang galang pero, pwede ba ako magtanong sa'yo? Ano po yun? Sino ang nanay mo? Anong pangalan niya? Matagal na pong wala ang nanay ko eh. Nako, pasensya na. Ayos lang po yun. Ang pangalan niya po ay Aika. Nanigas ako sa aking pwesto. Kusang tumulo ang mga luha sa aking mga mata. Anong pangalan ng lola mo? Fiona po. Bakit po? Bakit po kayo napapaiyak? Hindi ko na napigilan pang lapitan siya. Niyakap ko siya ng mahigpit habang patuloy ako sa pag-iyak. Anak ko! Anak ko! Po? Ako ang tatay mo! Nanlaki ang mga mata ng babaeng yun. Hindi siya makapaniwala nung una pero piniliwanag ko sa kanya ang lahat at ang tunay na nangyari. Duda pa siya nung una pero pinaniwalaan din naman niya ako kasi nagtutugma-tugma ang lahat, ang mga pangalan, ang mga kwento. Niyakap niya ako ng mahigpit. Napaiyak na rin siya. At doon, nagpakilala po siya sa akin. Siya ro po, si Fatima. Ayon sa kanya, sa loob na raw ng gubat sila naninirahan, malayo sa mga taong bayan. Pero siya lang daw yung madalas lumalabas at nakikahilubilo sa mga tao. Siya daw kasi ang umaasikaso sa kanilang mga supply dahil di umano, kalahating tao at kalahating aswang daw siya. Pero ang tunay na sanhi daw noon, hanggang sa mga puntong iyon, ay hinahanap niya raw ako. Tinanong ko naman sa kanya ang kanyang nanay at halos gumuho ang aking mundo sa mga impormasyong nalaman ko. Bata pa lamang po ako. Patay na po ang mama ko. Ayon po sa aking lola, magmula raw po noong mawalay si mama sa iyo, ay nawala na raw ito sa wisyo. Hindi na raw ito kumakain at hindi na raw makausap ng matino. Hanggang sa iyo na nga po, nailuwal po ako. Nagkamali na lang po ako na ganoon na po ang nanay ko. Pagtungtong ko po ng 10 taon, nasaksihan ko po kung papaanong namatay si mama. Kaya naman pilit kitang hinahanap, papa. At sa panahon na ito, sa wakas ay nakita kita. Masaya ako na nahanap kita at natagpuan. Anak, hindi ko rin akalain na makikita pa kita. Sa totoo niyan, ay akala ko, hindi na kita masisilayan pa. Walang araw na hindi kita iniisip. Mahal na mahal kita, anak ko. Nagkayakapan po kami ni Fatima. Sobrang saya ko pero sobrang sakit din kasi nalaman ko nga ang balitang yun. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, ay nagkwentuhan pa kami ni Fatima. Sa halip na bumalik siya sa kanyang komunidad, ay gumala pa kami noon maghapon. Yun na ang pinakamasayang araw na meron ako.
Bago nga kami magkahiwalay noon, ay binigay ko sa kanyang isang rosaryo na malugod naman niyang tinanggap. Makalipas nga po ang ilang buwan, nalaman ko na ikakasal na pala si Fatima. Ako ang naghatid kay Georgia papunta sa lugar na iyon. Alam kong mga aswang ang nakatira sa kagubatan na iyon. Kaya noong muling nagpahatid sa akin si Georgia, eh talagang hinintay ko siya. Sa katunayan nga, si Fatima mismo ang naghatid kay Georgia pabalik doon sa may waiting shed. At doon nga kami muling nagkita ng anak ko. At heto ang naging pag-uusap namin noon. Anak ko, sobrang ganda mo. Kumusta ang kasal? Kailan mo ko ipapakilala sa asawa mo? Ayos lang naman po, Papa. Huwag kang mag-alala. Malapit na po. Magsasama na po tayo, Papa ko. Gusto kang makita ni Ate Faith dahil naikwento ko na rin sa kanya ang tungkol sa iyo. Si Sir Marco at si Ma'am Faith. Huwag kayo mag-alala sa kanila. Hindi na sila galit sa iyo. Wala na sila rito ngayon pero kapag nandito sila, gusto ka nilang makausap. Niyakap ko ang anak ko. Sinakay po ni Fatima si Georgia o Georgia may tricycle ko. At mabilis niya na akong pinaalis. Pagkahatid na pagkahatid ko nga kay George sa kanila, eh nakita kong suot-suot niya ang rosaryong binigay ko sa anak ko. Binawi ko naman ito kay George. Sinabi ko nga sa kanya ang kwento na ito, kaya sinauli niya ito sa akin. Bali, yun na po. Iyon ang kwento ko. Ang tunay pong kwento kung bakit ako nagkaroon ng isang aswang na anak. Sa ngayon po, hindi na ako magbibigay ng impormasyon kung nasaan ako, kung ano ang kalagayan ko, kung sino ang mga kasama ko. Masasabi ko lang, masaya ako. Sana umabot ang pagpapadala ko ng kwentong ito para sa kwento mo kinabukasan, Sir Paul. Maraming maraming salamat po. Kay Georgia naman, salamat din sa iyo. Dahil kung hindi ko narinig ang kwento mo, malamang sa malamang, hindi ako maglalakas loob na ibahagi itong akin. At binabati rin pala kita sa pagkakaroon mo ng sariling pamilya. Thank you.